Mga ka-trops, welcome back ulit kayo sa aking channel Sports React PH at ngayon na ay pag-uusapan natin ang naibalitang paraan para matalo ng Los Angeles Lakers ang Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang sa trade deadline na lamang na daw po gagawa ng move si Rob Pelinka. Kung meron man nga mga ka-trops, isang kupunan sa NBA na sobrang nahihirapang talunin ng Los Angeles Lakers, ito nga ay ang Denver Nuggets since hindi nga nila dito mahento-hento ang superstar nito na si Nikola Jokic. Pero base nga sa isang NBA analyst, simula nga daw po nang matalo ng Team USA ang Serbia sa kanilang knockout round sa Olympics ay mukhang na-unlock na nga daw po ngayon ang ilang mga solusyon para matalo na ng Lakers ang Denver Nuggets next season. Unang-una nga daw po dyan ay ang pagbabantay ni LeBron James kay Nikola Jokic sa mga crucial minutes ng kanilang laro. Yes, matagumpay nga na napapabagal ni LeBron James si Jokic gamit ang kanyang depensa sa mga one-on-one sitwasyon plus na a-out-rebound pa nga po niya ito sa ilalim ng basket. At ang maganda pa dyan ay parating nga nitong pinapabilis ang kanilang opensa sa kanilang mga ginagawang transition upang sa ganun ay hindi maging comfortable si Jokic. Samantala pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang sa trade deadline na lamang nga daw po gagawa ng move si Rob Pelinka. Sinabi na nga mga ka-trops ng NBA insider na si Jovan Buhan ng The Athletic na inaasahan na nga daw po na hindi nagagawa pa ng malaking trade ang general manager ng Los Angeles Lakers na si Rob Pelinka ngayong offseason. Hindi na nga daw po nila isasakripisyo pa sa trade ang ilan sa kanilang mga key players kagaya na lamang nina Austin Reeves, D'Angelo Russell, Rui Hachimura at maging ang ilan sa kanilang mga future first round. Ito na rin naman nga mismo ang dahilan bakit hindi na nila makukuha pa ngayong offseason ang isa sa kanilang mga bagong target na si Bogdan Bogdanovic na malaki rin sana ang magiging impact sa kanilang bagong kampanya. Ngunit kapag hindi pero nga gumana ang strategyang ito ng Lakers ay dyan na nga papasok ang paggawa nila ng malaking pagbabago sa kanilang lineup sa pamamagitan ng pagsiguro nila ng mga malalakihang move bago sumapit ang trade deadline. Yes, ipupos muna nga daw po nila pansamantala ang kanilang trade at kung sakali man nga na mabaygo ulit na makakuha ng panalo ang kanilang kasalukuyang lineup sa kanilang mga unang laro next season ay wala na nga silang choice kundi ipagpatuloy na ang kanilang pagkuha kay Bogdan Bogdanovic sa isang trade. So yun lang nga mga ka-trops ang handog ko sa inyong storya ngayong araw, sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang storya at update patungkol sa NBA, kitikits muli sa ating susunod na video.